Ano kayo mga pinagkain? Wala na akong pera. Dili pang sahod. Ang buhay makulay. Kuya, baka may pera ka dyan. Baka makain yung pang ano lang. Pang pagkain lang. Sige na kaya. Wala na akong pera. Kainin mo. Kuyo naman. What's up mga kachong? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lamang sa akin YouTube channel, mag-subscribe ka na para update ka sa akin mga video. Click mo na din yung notification bell para siguradong update ka talaga. Yan, babalik Ernest Maala. Hello sa iyo mga kachong. Ayun. Magkano ba talaga ang per view sa YouTube? Sa video? Dito sa akin, sa last 20 days, yan, 28 days pala, ang kinita ko dito is 45.93 dollars. Kaso, pagdating sa AdSense ko, binawasan na siya ng ang nakuha ko lang dun sa AdSense ko is $38. Ayun. Yun, di ko pa naman yung makukuha kasi kailangan ng threshold ng $100. Di ko pa siya masasahod. Yun. Ang nagtataka lang ako kasi yung mga video ko dito, meron ako dito video na umabot ng 2.6 yung serious content ko. 2.6 per view. Alam mo kung magkano ang yung kinita ko dito. Ayun. Yung view ko dito is 2,605 view. Yun. Pero ang kinita ko dito is 0.7. Alam mo kung bakit? Kasi depende kasi yan sa lumalabas na ads. Tsaka yung risk content ko is 7 minutes. Kasi dapat mas okay yung dapat 10 minutes pataas, more than 10 minutes yung video mo, pwede mo siyang ad break ng ads. Yun, kaya kakaunti yung ads ko dito. Yung ads ko dito sa risk content ko is sa start niya ng video tapos sa end, yun lang. Kaya nakuha ko dito is 0.07. Dito naman sa risk content ko, mas malaki dito kasi umabot siya ng 10 minutes and 23 seconds. Ayun, nakuha ko dito ng 7.02 dollars. Yun ang nakuha ko sa AdSense, yung sa paano setup ng Google AdSense. Yun, yung Google AdSense niya. Kung paano, yun ang nakuha ko dito is 7.07 dollars. Kasi more than 10 minutes view, nalagyan ko siya ng ads ng mga madami. Kaya yun, madaming yung mga nag-view, nakita nila yung lumabas yung ads na yun, ads expression yun. Dito naman sa mga video ko, depende din pala sa ads mo yung sasahurin mo sa YouTube, hindi sa per view. Kasi akalain mo yun yung 2.6 view ko, yun. Makikita mo yung yung kita ko doon is sobrang baba, pero okay lang yun. Hindi naman ako
ano nagagad ng malaki. Gusto ko lang ma-share yung ano ko, yung mga nalalaman ko. Si depende kasi yun sa ano eh, sa ads pressure ni, yung ganyan niya, yung ads niya. Kaya mas okay yung magano ka mag video ka ng ano ng more than 10 minutes. Ayun. Nalalaman ko yung ano, yung mga kinikita ko sa YouTube sa CPM, sa cost per mil. Ano yan? Cost per mil. Ang ano kasi, yung mil na yun, 1,000. 1,000 yan, 1,000. Kaya ang yan dyan, cost per mil, 1,000 view. Yun, 1,000 view siya. Doon pa lang, makikita mo na siya kung magkano papasok sa yung ano, dollar. Ayun. Kailangan mo kasi yung ano, di ka pa naman makakasound talaga sa YouTube, yung basta-basta, lalo na akong mga small YouTuber. Kasi mahirap makasound sa YouTube, kung di ka sikat. Di ka basta-basta makakasound. Kaya kailangan mo pa ng $100 threshold. Yun. Meron ako dito ano. Tsaka, madami pang bawas yan eh. Pagdating sa ano. Alam mo, kumita ka ng ano. Yung sabi ko sa inyo, yung kumita ako ng $45.93 in 28 days. Tapos, pagdating sa AdSense, bawas na yun. Magiging 38 na lang. Ang laki ng bawas, no? Diba? sinishare ko to kasi... para sa kasi yung mga iba kasi nag-share sila yung malalaking sound nila. Sa akin kasi gusto ko lang maging totoo, hindi yung clickbait. Pero yung thumbnail ko clickbait. So na yan na. Bilang small YouTuber, share ko lang to para malaman nyo din. Kasi yung iba kasi nag-share na yung malalaking sound nila. Kaya dumadami yung view nila. Ako yung small, bilang small YouTuber, ito lang sinishare ko. Para dun sa mga nag-uumpisa pa lang, para ako, nag-uumpisa pa lang ako sa YouTube, huwag kayo mawalan ng ano, mawalan ng pag-asa. Kasi dadating din yung panahon, upload kayo ng upload ng video, dadami din yan, hayaan mo lang. Kasi mas okay yung magpapasaya na lang tayo ng mga magpapasaya tayo ng tao. Yun yung sinishare nyo yung ano nyo, yung nalalaman nyo about sa YouTube. Yun, okay na yun. And then di mo pa pala makukuha yung ano mo, yung sound mo sa YouTube. Kahit numabot ka ng $500 dyan, di mo pa makukuha pag wala pa yung Google pin mo. Kasi yung Google pin, i-send siya ng, halimbawa, sa akin kasi, sinend sa akin yung Google pin ko is, September 28, mag-wait daw ako ng 2 to 4 weeks, bago ko makuha yung Google, ano ko, Google pin ko. Ayun. Mas okay na yun kasi, may ipon mo yung, ano mo, yung sound mo sa YouTube. Yun. Pag naipon mo siya, lalaki din yun. Yun. Itong yung makukuha ko dito is, ipunin ko lang to. Hindi ko to gagastusin kasi pinagurang ko to. Gagastusin ko to sa tamang, ano, sa tamang papunta. Sa tamang, ano. Kasi, ito kasi, extra ko lang to, ano ko lang to dito. Kasi, gusto ko din mag-video-video kung ano yung ginagawa ko sa buhay-buhay ko. Kasi bilang OFW dito sa Taiwan. Siyempre malungkot tayo dito. Wala dito yung ating pamilya. Ayun. Mas okay na yung nalilibang ka, nagaano ka ng mga magbibideo-video ka dito. Nagpo-photography ako dito, prepare picture. Ayun. Yung tsaka dadating yung panahon kapag nawala na tayo, yung YouTube is hindi pa yung mawawala.
Makikita mo, makikita ng lol, ay anak na anak natin na, ayun si Papa pala, ganyan, yung mga apo natin, ganyan, nandito, nasa YouTube pala, ayun. Mahilig kasi ako mag-edit ng video, mag-bire video ng mga kalokohan. Yun, mas okay na yun. Ayun guys, kailangan nyo lang ng patient talaga. Pagiging yun. Gawa-gawa lang na kayong content para, content lang content. Yun para makilala kayo. As a YouTuber. Small YouTuber. Dadating din yung panahon na magiging sikat kayo. Video-video lang kayo kung anong na, hindi kayo maging clickbait. Pwede kayo mag-scripted, pero hindi yung mag-jowa. Mag-jowa kayo, puro scripted yung ginagawa nyo. Yung maging natural lang sa video. Kasi, para hindi lo, yung lulukuhin mo yung tao na ganyan, break na kayo. Alam mo yung mga couple dito, couple vlog, gaya ng Direk Ulo. grabe ang napaniwala niyo, umabot ng yung sahod niya sa YouTube. Per month is 500,000 to 1 million. Ay, Diyos ko. Niloko nila yung mga tao. Grabe ang ginawa nila. Yung mga tao naman, kala nila totoo, nag-break na, yun. View na ng view sila. Pinuno naman ng ads ni Ulo. Yun. Rapid tool po is real. Maging natural na lang tayo, guys. Okay lang maging scripted pa minsan-minsan. Yung mga, kailangan din talaga yun sa social media yung scripted. Yan, bilang talaga, ito, share ko lang to para sa mga nagsisimula din, kagaya ko. Sige guys, peace out! Goodbye!